Nagsulat nga ba sina Junila Castro at Jed Tamana? Ano nga ba ang totoong nangyari? Sina Tamano at Castro ay mga aktivistang na pamalitang dumukot di umano sa Barangay Lati, Oriol, Bataan noong ikalawa ng Setyembre taong 2023. September 12, sumuko ang dalawa sa 78th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ayon sa naunang salaysay ni Junila, habang siya ay kasapi ng anak bayan, siya ay naging kasapi rin ng semi-legal team ng Lino Blas Command NPA na kumikilos sa munisipalidad ng Porac at Florida Blanca sa Pampanga at ilang bahagi ng Bataan. Yun, napakinggan po ninyo ano mga tol? Dinungkot nga ba ng militar ito pong dalawang babae na nakikita po natin sa pagitan po ng mga kongresista sa kasalukuyan ng Makabayan Block diyan po sa 19th Congress? O sila po ba ay nilinlang ang gobyerno? Pagtagni-tagniin po natin ang ebidensya na ipinakita po ng NTF-LCAC at saka yung claim naman po nitong mga bata na ito. I should say, hindi na sila bata. Mga nasa edad yatang 18 pataas na ang mga ito, no? Kung sila ba ay nagsasabi talaga ng totoo o kasinungalingan. Umpisahan po natin, ang tatalakayin po nating issue na ito sa babasahin po na lang natin na balita. Ito po, nakalagay po dito noong September 20, 2023 na ang mga party list po ng Makabayan Block, ang Gabriela, Kabataan, at Alliance of Concerned Teachers party list diyan po sa 19th Congress ay magsasagawa po ng investigasyon sa di umano'y pagdukot dito po sa dalawang environment activist. Basahin po natin ang particular na balita. A resolution seeking investigation into the alleged abduction of two pro-environment activists who went missing early September, who surfaced in an anti-communist task force briefing on Tuesday, has been filed at the House of Representatives. Di pa natin alam kung kailan po yan mangyayari, pero syempre, sila ay magsasagawa ng hearing in aid of legislation. Sana ganun po ang gawin nila. In a statement on Wednesday, Kabataan Party List, along with other members of the Makabayan Block, said, it has filed House Resolution Number 1311 to investigate in aid of legislation the disappearance of Junila Castro and Jed Tamayaw. Sila po yung nasa pagitan po ng mga litrato ng kongresistang tatlo diyan po sa party list sa kongreso sa ngayon. Sina, again, Junila Castro at saka si Jed Tamano. Castro and Tamano were supposedly seen by witnesses being abducted last September 2, but the two activists surfaced in a briefing called by the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At ang nangyari nung mga panahong iyon, medyo masakit po na katotohanan kasi hindi natin alam kung nabiktima ba ang gobyerno o may ginawang mali ang gobyerno. Pero tingnan natin kung ano po ang magiging pagbabalanse ng ating pag-uusap sa oras na ito. Panoorin po natin ang pahayag nito pong isa sa mga di umano'y dinukot. Pero ang ayon po sa ating gobyerno, sila po ay sumuko. Dinukot kami. Dinukot nga ba? Dinukot nga ba sina Junila Castro at Jed Tamano? Maraming salamat dyan, Ate Ludy Familiar, ha, sa 19.99 super sticker. Hindi natin masagot sa kasalukuyan kasi dalawang version po ang meron po dyan. Pero syempre, ako po ay bias para sa gobyerno. Kaya naniniwala po ako na sila po ay hindi dinukot. It's up to you kung sino po ang paniniwalaan ninyo. Sa part ko, bias ako para sa gobyerno, naniniwala ako na sila po ay hindi dinukot. Tuloy po natin ang panonood sa video mula po sa NTF-LCAC. Ba sina Junila Castro at Jed Tamano? At
ba ang totoong nangyari? Sina Tamano at Castro ay mga aktivistang napabalitang dinukot di umano sa Barangay Lati, Oriyon, Bataan noong ikalawa ng Setyembre taong 2023. September 12, sumuko ang dalawa sa 78th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ayon sa naunang salaysay ni Jonila, habang siya ay kasapi ng anak bayan, siya ay naging kasapi rin ng semi-legal team ng Lino Blas Command NPA na kumikilos sa munisipalidad ng Porac at Florida Blanca sa Pampanga at ilang bahagi ng Bataan. Pinabubulaanan po ng dalawa ang mga pahayag na yan nila sa kanilang sworn affidavit. Isa po doon yung sinulat po nila mismo at tinranscribe po ng abogado mula po sa Public Attorney's Office. Ayon po sa kanila, sila po ay tinakot ng mga sundalo para po mag-execute ng kanilang statement at ganun po ang kanilang sabihin. Pero ayon po sa ating mga sundalo, sila po ay in-afford ang lahat ng nararapat. Isa po dyan, sa presensya po ng kanilang mga magulang, kinuha ang kanilang statement at may kaharap po silang abogado, ipinaliwanag po ito sa kanila. Ang abogado po ay mula sa Public Attorney's Office. Sinasabi din po ng ating gobyerno na binigyan po ng pagkakataon ang mga ito na makausap ang kanilang abogado nang wala pong presensya ng ating mga militar. At the same time, ginawa po nila ito sa opisina po ng LGU sa nabanggit po na lugar. Tuloy po natin mga tol. Ano yung position ko doon? Ay, sa kaanggap ng social investigation. Ang gira sa iyo ulit. Ay, ikaw ko yan. Saan? Kailan? Ay, asosin. Ayon sa kanila, sila ay tumakas sa kanilang mga kasama dahil gusto na nilang makapiling ang kanilang pamilya at mamuhay ng normal. Sa presensya ng tinatawag ng Public Attorney's Office o PAO na si Ginoong Jopper Bagay at ng mga magulang ni Jed, sabay na numpa sina Jonila at Jed na ang kanilang sinulat na salaysay ay pawang katotohanan at ito'y kanilang usang loob na isinagawa at walang pumilit sa kanila. Ano ang masasabi ninyo dito mga tol? May presensya ng kanilang mga magulang. Unfortunately, yung isa, hindi po dumating ang kanyang guardian. Pero siguro naman, kung ikaw po ay pinuwersa ng militar, pagkakataon mo na yan para sabihin kung ano ang katotohanan. Lalong-lalo na kasama mo ang mga magulang mo. Pero ang katwiran kasi nila, sila po ay tinakot kasama ng kanilang pamilya. Kaya pinalalabas ng mga tao na ito, lahat ng mga statement nila was taken under duress or coercion. At para sa kanila, wala po iyong katotohanan. Dahil ang nakasali ito ay puro katotohanan at kapag nagsinungaling ka ito ay pwede kayo makasukan. Ang aming policy ay talagang kailangan may 100. Napakahalaga nitong statement na ito mula po sa Public Attorney's Office. At naniniwala ako na ang PAO under the leadership of Attorney Acosta is an independent body. Hindi nila pwedeng diktahan ang PAO sa mga ginagawa po nito. Maraming beses na po nating napatunayan na nanindigan ang PAO kung ano po yung nararapat ayon po sa kanilang tungkulin. At ipinapakita po dito ng PAO sa pahayag nga po ni Attorney Acosta, ang chief po ng Public Attorney's Office, na sila po ay kinuhanan muna
ng kanilang written statement at bago po ito itinranscribe ng mga abogado ng PAW para po maging sworn written statement at inadminister po sa kanilang harapan. Itin sila, ganun lagi sa aming opisina, tsaka namin itapapatype sa lawyer. Tapos, pero i-interviewin mo nang mabuti. Kumula sa puso mo, talagang totoo yung sinasabi. At ginawa po yan ni Atty. Bagay. Pa, ginawa po niya. Sila rin ay binisita ng mga kinatawan mula sa Commission on Human Rights o CHR upang alamin ang kanilang kalagayan at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Sa tingin ninyo, kung merong pagmamalabis na ginawa ang mga militar, makakalusot sa mata at tainga ng Commission on Human Rights? I don't think so. Trabaho po nila yan, bantayan ang aksyon ng ating gobyerno kung merong arbitrary action dito, pagmamalabis sa madaling salita. Wala namang ganong reported. Sila lamang nagkiklaim na sila po ay pinwersa. Ito ang naging dahilan upang sila ay kukupin ng gobyerno. Determinado ang NTF-ELCAC sa kanilang misyon na tiyakin ang kaligtasan ng mga batang ito. Gayunpaman, nakapanghihinayang na patuloy silang ginagamit na pain para pabagsakin ang demokrasya ng ating bansa. Nakakalungkot lang ano, kasi alam nyo naman sa sistema ng gobyerno sa kasalukuyan, holistic ang approach po nito. Binibigyan ng pagkakataon ng mga rebelde na makapagbagong buhay, sumuko lamang sila. May mga kapalit na nag-aantay na maganda sa kanilang gagawing pagsuko. Ganun pa man, may mga pinipili pa rin pong manatili sa kanilang maling ideolohiya at makipaglaban sa ating gobyerno sa armadong pakikibaka. Ano ang kakaharapin ng mga ito? Napag-iisipan po ngayon ng ating gobyerno na sila po ay sampahan ng kasong perjury. Pero before that, at bago pa natin basahin ang balita nito further, ay pakinggan naman po natin kung ano po ang reaksyon ng ating Assistant Executive Director General sa National Security Council na si Jonathan Malaya or Malayo, ano? Ito po ay interview ni Karen Davila sa programa po niya sa ANC. Pakinggan po natin ang pagitan po ng tanungan at kasagutan dito sa dalawa. The abduction to the two environmentalists, Jonila Castro and Cheb Tamano. The turn of events here. Here's the NTF-ELCAC issuing a press conference, scheduling a press conference in the hope that Jonila and Jeb, their testimony of surrendering to the military, would help the NTF-ELCAC. But then what happens on the very press conference itself is the two girls state that, wait, we did not surrender. We were actually abducted. Natakot kami, kaya kami pumirma sa affidavit. Sa ating munting pananawa bilang netizen na sumusuporta sa gobyerno, isa lang ang masasabi ko dito, nalinlang po ang ating gobyerno ng mga kaparaanan ng dalawang babae na ito na sinasabing sumuko pero ngayon pinalalabas na sila'y dinukot. So it doesn't help the NTF-ELCAC's case. So I want to ask you this first. First of all, if you're an activist and you're against the reclamation, why do you even have to surrender? Or what does the military have to do with it when activism, protesting, is a constitutional right in this country? Yes, Karen, we have no question about activists having constitutional rights. No, in fact, what happened yesterday is that the NTF-ELCAC was hoodwinked. It was not just NTF-ELCAC, it was the Philippine Army, it was the local government unit who hosted the press con, it was the public attorney's office, it was many other government agencies who were hoodwinked by the two. Because, you know, the two are community organizers of the communist movement. You know, that is a fact that we stand by. And that is a fact na tinitingnan, kinikilala ng NTF-ELCAC. Ngayon, sinasabi po nitong mga aktivista na ito, pati ng mga sumusuporta sa kanila, na ine-exercise lamang nila ang kanilang karapatan sa pamamahayag at expression nga. Pero iba po ang nangyayari sa katotohanan ayon po sa NTF-ELCAC.
ito pong dalawa ay operatiba ng New People's Army. Ito po ay nakipaglaban sa armadong pakikibaka na numbalik sa syudad at naging community organizer, supposedly para manghikayat ng mga kabataan na lalahok sa kanilang ideolohiya. Pero syempre, ang burden of proof niyan, ang burden of proof or proving the same, nasa gobyerno na ngayon. Dahil ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpapatunay. Titingnan natin ngayon yan sa mga susunod na pagkakataon kung paano po iyan patutunayan sa korte ng ating gobyerno. Kasi dito po sa balitang ipagpapatuloy po nating basahin, perjury raps, pwede bang sampahan ang kasong pagsisinungaling itong dalawa, si Castro at saka si Tamayo sa ating korte? Basahin po natin ang balita. Earlier during the plenary debates on the Department of National Defense proposed 2024 budget, it was also revealed that the AFP plans to file perjury complaints against Castro and Tamayo for recanting their sworn statements. By the way, sa madaling paliwanag lamang, ang perjury ay pagsisinungaling sa harapan po ng panunumpa mo ng iyong statement. Kapag ka ikaw po ay nanumpa ng pawang katotohanan lamang ang mga sinabi mo sa harapan po ng isang administering officer or merong authority to administer oath, at kinalaunan ikaw ay nagsinungaling pala, pwede ka pong makasuhan ng perjury. DND budget sponsor and Negros Occidental 6th District Representative Mercedes Alvarez said that perjury was committed because there were witnesses, including the public attorney's office. Yun po yung napanood natin kanina na sinambit po nitong si Attorney Acosta, na sila po ay nagpasulat muna ng mga statement sa dalawa bago po nila ito itinranscribe into a written sworn affidavit. Okay? Pero ano ang depensa ngayon dito ng kabilang panig? Ayon po sa abogado ng dalawa, dito nyo makikita ang ugnayan ng mga grupo po na ito, particular ang Makabayan Black. Ang former bayan muna lawmaker na si Carlos Sarate. There can be no perjury when the individuals involved were pressured and under duress to sign an affidavit. Yun po ang kanilang depensa ngayon. Hindi daw pwedeng kasuhan ng perjury ang dalawa sapagkat ang statement po nila ay kinuha ng meron pong intimidation, na meron pong pananakot. Sabi pa rito ni Sarate, how can there be perjury when consent is manifestly vitiated and the statements or admissions made were clearly obtained under duress? Indeed, when one's life is being threatened, any statement made cannot be considered as one that is voluntary, willful, and deliberate. Okay? Magaling kasi abogado eh. Pero ganito po yan mga tol. Tandaan po natin ang sistema sa criminal process. Ano, how justice will be dealt with accordingly. Sasampahan sila ngayon ng kaso ng gobyerno. Daraan po yan sa prosecution's office. At ang prosecution's office ang magde-determine, lagi po nating pinapaliwanag to rito, ng probable cause. Kapag kinakitaan po yan ang probable cause ng ating prosecution's office, ipapile po yan sa korte sa pamamagitan po ng information. Ito pong information, papel po ito, charging a person with an offense and filed with the court. Yun po ang ibig sabihin ng information. At kapag umakit na po ito sa korte, basically, titingnan lang po ng korte kung meron pong merit or probable cause yung isinampang kaso for the purpose of issuance of warrant of arrest in order na ang korte ay magkaroon po ng custody doon po sa mga akusado.
matinding labanan ang mangyayari dito. Titingnan natin kung paano idedepensa ng ating gobyerno ang kanilang stand na nagsinungaling ang dalawa na ito sa kanilang statement. Kapag ka umakyat po yan sa korte, eh mabuti po yan para po sa mga naniniwala sa gobyerno. Kasi kung hindi po ito aakyat sa korte, malinaw na parang hindi maganda yung nangyari, particular sa gobyerno. Pagdating naman sa korte na, yung sinasabi dito nitong si Sarate is a matter of defense. Yan ha, tandaan po natin yan. Yung sinasabi niyang kinuha ang kanilang statement under duress, sila po ang magsasabi sa harapan ng korte base sa kanilang mga ebidensya na ginawa po iyan ng ating militar. Kasi ang gagawin lamang ng ating militar dyan, patutunayan na sila ay nagpahayag ng mga ganitong statement at ito po ang kanilang pinanumpaan na sinabi nila yon ng walang halong kasinungalingan at bawang katotohanan lamang. Ipepresent ng gobyerno ang mga ebidensya nito, ang kanilang mga sworn written statement, yung kanilang actual handwriting muna, to include also yung sworn written statement na pinanumpaan po nila sa isang administering officer, to include those witnesses like public attorney's office, but probably hindi na magwi-witness against them ang kanilang mga magulang. Siyempre, kakampi yun sa kanilang mga anak. So, let's wait and see kung ano ang mangyayari dito, mga tol. Kasi sa ngayon, mahirap i-judge kung ang mga ito ba ay nagsinungaling talaga, kung ito ba ay ginamit lamang ang gobyerno, o kung sila ba ay sa pakabilang dako, tinatakot din ng mga grupong kanilang kinabalyangan before. Pero syempre, ang bias ko, on my opinion, bias ko rito, naniniwala ako sa NTF-ELCAP. Naniniwala po ako sa gobyerno. Kasi it doesn't make sense, mga tol, na ikaw, kikidnapin mo ang mga ito for the purpose of publicity. Iaharap mo sa harapan ng publiko ng malayang makakapagsalita sa harapan ng kamera at ng public. Hindi naman siguro tanga ito pong mga sundalo natin, particular ang NTF-ELCAP, para kung gumawa man sila ng mali, gagawin pa yung ganyang press conference. At anytime, kung sa tingin nila itong mga ito ay aktivista, hindi matatakot itong magsalita sa harapan ng publiko. Eh ang tatapang ng mga aktivista. Na napapansin nyo ba yan? Wala silang kinakatakutan. Lahat ng gobyerno tinitira nila. Tapos, hahayaan mo ngayon sa isang platform na malaya silang makakapagsalita. Nagulat eh. Nagulat ang NTF-ELCAP. Biruin mo, nagsasalita yung katabi nilang Lieutenant Colonel sa kaliwang bahagi ng babae, na sa kanang bahagi ng isang babae, yung director ng NTF-ELCAP. And then biglang sasabihin, sa totoo lang po, hindi po kami sumuko. Kami po ay kinidnap. Puntahan nga natin, hindi ko kasi na-prepare yung particular na balita. Hanapin po natin sa ating library kung saan yung bahagi na yon ng balita. Tingnan natin ha. At hanapin ko lamang yung particular ng balita na yan, na ito pong dalawang babae na ito ay nagpahayag ng kanilang sinasabing hindi sila sumuko kung hindi kinidnap. Unfortunately, di ko makita. But anyway, balik tayo rito na lang sa aking alaala. Shock ang NTF-ELCAP. Nashock sila. Sabi nga po ni Jonathan Malaya, they were hoodwinked. Nalinlang po sila dito pong dalawa. Ituloy na lamang po natin ang interview ni Karen Davila dito po kay Jonathan Malaya. When they came to surrender, we accepted them
with all good faith, no? In fact, the Commission on Human Rights talked to them. They executed affidavits before the mayor of Angat, the PAO, no? And they said that they were ready to join a press con. In fact, last Friday, when we had the first press con about this, they said, hindi pa po kami handa, ayaw naming ma-plaster yung aming mga mukha sa TV, so hindi na po kami sasama. So we did not know. And then over the weekend, they changed their mind. They told the NTFL-CAC that they were ready to face the public and they will tell the truth. So when they came to Claridel, Bulacan and talked to the mayor, that's also what they told the mayor. That's also what they told all the government agencies. So the NTFL-CAC came into this with good faith because, as you correctly said, it was the NTFL-CAC who organized that press conference. Pero we, unfortunately, Karen, you know, we were hoodwinked, we were betrayed. Noong nandun na sa harapan ng camera, nag-iba na yung sinabi. So kami, our position is the same, no? They executed affidavits which were executed in front of the mayor, Angat Mayor Renato Bautista, Colonel Ronel de la Cruz, and PAO lawyer attorney Geoffrey Bagay. And if it is proven that they executed this, no, falsely, knowing that what they were saying is correct, they can be open to perjury charges. Okay, patuloy natin yan, mga tol. Panoorin natin ang balita. Kamara ang umano'y pagdukot ng militar sa dalawang aktivista. Naungkat din ang umano'y milyon-milyon pisong hindi pa nababayarang electric bill sa mga kampo ng militar. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa pagdinig kanina ng Kamara sa panukalang budget ng Department of National Defense, deratsyahang tinanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang mga opisyal ng DND at AFP tungkol sa kaso ng dalawang environmental activists na sina Jed Tamano at Jolina Castro na umano'y dinukot ng mga militar. Would the AFP admit to abducting the two young women, Mr. Speaker? No, Mr. Speaker, and the AFP plans to file perjury cases or charges against the two. Welta naman ang kongresista. Ano po ang batayan na sampahan ng kaso ang dalawang matapang na kababaihan na inabdak na nga nila at illegal na dinetain sa military camp? Hindi natin alam kung anong tipo ng panlilin lang yung ginawa sa kanila or coercion para mapwersa sila ng pumirma. There are witnesses who were there. Sila pa ang may ganang magsabi na nandin lang ang gobyerno, no? Anyway, talagang alam nyo naman ang methods of operations ng mga leftist. Ako, dati akong pulis, kaya talagang ang bias ko sa gobyerno. Pinag-aralan po namin ang kaparaanan po nitong NPA kung paano po nila nililinlang ang mga kabataan para po mapaniwala nila sa kanilang ideolohiya. Una, ang gagawin po ng mga yan, sasaksakan ang sasaksakan ng mga impormasyon na sinasabi ganito po ang gobyerno, i-exploit po nila yung kahinaan po ng gobyerno, halimbawa, kahirapan, injustice. Pagka mga target nila, mga nasa malalayong lugar, sasabihin sa kanila, hindi sila napagtutuunan ng pansin ng gobyerno, pinababayaan sila ang kanilang mga lupain, inaari na lamang ng mga mayayamang tao, kapitalista, at kung sino-sino pa. Hanggang sa ma-poison na nila ang isipan ng mga ito at lumahok na sa kanilang organisasyon. Sa mga kabataan, yung mga idealist na mga kabataan, mga matatalino, ang gagawin nila dyan, ipamumukha nila sa mga kabataan na ito na sobra ang korupsyon sa gobyerno at tanging ito na lamang ang kaparaanan para magbago ang gobyerno. Papalitan nila ng form of government at sila yung maghahari sa hinaharap. Mga ganyang estratehiya na pilit ini-inject ng mga ito sa ating mga kabataan. Ang malungkot lamang, mga tol, maraming pagkakataon sila po ay nagtagumpay sa mga nakalipas na panahon. Pero dahil nga po sa pagkakatatag, ito isa sa magandang epekto ng Duterte administration, in fairness sa nakaraang administrasyon. Through Executive Order No. 70,
na itatag ang NTF-ELCAC, a holistic approach para po i-pin down ito pong CPP-NPA in particular. Kaya nga po yan, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. The intention of that task force is to end the local communist armed conflict. Siyempre, ang nagpe-perpetrate po niyan ang CPP-NPA. Ang tanong, tagumpay ba ang NTF-ELCAC sa ginagawa nila? Of course, tagumpay po yan. One of the legacy na hindi natin maikakaila sa Duterte administration. Kaya naman, sinasabi din ng kasalukuyang gobyerno na ang focus na po natin, actually wala na po sa internal threat kung hindi nasa external threat. Kasi kumukonti na po ang puwersa ng CPP-NPA dito sa Pilipinas at unti-unti na po silang nagagabi dahil po sa holistic approach na ginagawa po ng ating gobyerno. Kaya ngayon, nag-i-employ po sila ng makabagong kaparaanan para po kunin ang simpatya ng publiko at palabasin sa harapan ng publiko, walang kwenta ang gobyerno, ito sila, mapang-api, ang mga pangkaraniwang individual na nag-e-express lamang ng kanilang saloobin ay dinudukot at papaamining miyembro ng NPA. Ito po ay malinaw na panlilinlang sa gobyerno para sa aking pananaw at sa taong bayan. Ituloy po natin muna ang pananood dito po sa interview ni Karen Davila kay Jonathan Malaya. So Jonila Castro and Jed Damano, you said they're community organizers of the Communist Party. Now, you know, the word Communist Party has been thrown around, right? If you're left-leaning, you're communist. If you're an activist, you're communist. And we know that is wrong. We know that, right? You can be left-leaning but not be communist. But what makes you say there are community organizers of the Communist Party? What Karen, do you have there? Okay, Karen, we will slowly expose all of the information we have on the two. Okay, as I said, no, we have been very transparent about this. In fact, they were presented by the NTF-ELCAC itself. Okay, if we on the first place, why would the military abduct them and then present them to the media? It does not make any sense. Okay, so let me just take this is part of the job. You know, you win some, lose some, but we are unfazed. No, we will continue to fight for the truth and continue to explain to the public the reality, no, what really happened. How did they surrender? So number one, you will come out with evidence. Tuloy tayo doon sa pinanonood natin kanina sa Kongreso. The signing of said affidavit, not only of voluntary surrender as well as the signing of said affidavit. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, malinaw na sangkot ang Armed Forces of the Philippines sa umano'y pagdukot sa dalawang aktivista. Sino-sino ba ang laging umaakusa sa armed forces sa mga ganyang situations? Makabayan lang. Binubuo ito ng napakaraming party list, pero salamat sa Diyos, tatlo na lamang silang natitira dyan po sa Kongreso. At sana sa darating na 2025, sa lahat ng makakapanood sa ating programa, wag na wag po kayong boboto ng party list na galing sa Makabayan Black. Ang bayan muna, si Sarate, yung kaninang abogado na binanggit natin sa balita, dati din po itong lawmaker, nagpapalakas po sila ngayon ng pwersa para muling makakuha ng suporta sa publiko. And probably, baka itong kaparaan ng ginagawa nila ngayon na ito, isang way nga para po kumuha ng suporta at simpatya. Ay, ang mga militar, ang gobyerno sa kasalukuyan, lalong-lalo na yung mga anti-Marcos forces ngayon, baka kumbinsihin nila yon. O ito, ginagawa ng mga gobyerno sa pamumuno ni Bongbong Marcos, ganun lang kasi ang banat nila eh. O ni Marcos, isang diktador, ganun pa bang banat niyan? Malilin lang nila yung mga yon para makakuha ng boto at makabalik sila sa Kongreso. Huwag tayong magpapadala doon, mga tol.
itong kaparaan ng ginagawa ng mga CPP-NPA, hindi man natin sigurado kung miyembro talaga yung dalawa na yan, ine-exploit nila ngayon yung situations para pumabor para po sa kanila. Of course, alam din dapat ng Pangulo, no? Bilang Commander-in-Chief natin, kung merong mga ganitong nangyayari na ginagawang pagdukot, illegal na detention sa mga aktivista, Mr. Speaker, hindi ba dapat panagutin ang lahat ng sangkot sa ginawang pagdukot at illegal na detention na ito? Wala pa sila sa posisyon para sabihin pagdukot o illegal na detention. Tandaan natin, dalawang istorya po ito. Istorya ng gobyerno at istorya po ng Makabayan Block. Sa Makabayan Block, dinukot, detention, coercion, intimidation. Sa gobyerno, sumuko. Gusto magbagong buhay, binigyan ng pagkakataon, ibinigay ang platform para ilahad kung ano ang kanilang maitutulong sa ating gobyerno. Kasi wala itong pinagkaiba . Doon sa grupo nila Celis, sinaka Jeffrey Celis, diba, noong 2020 sumuko sa ating gobyerno. At binigyan sila ng platform para po ihayag sa publiko na sila ay tumutulong sa gobyerno at sila iniladadlad nila kung ano yung naging eksperyensa nila sa loob ng samahan. Unfortunately, hindi ganun yung nangyari ngayon. Nabaliktad bigla ang gobyerno at pinalabas pa na sila po ang mali sa sitwasyon. Hindi rin daw dapat maghugas kamay ang DND sa ilalim daw ng Administrasyong Marcos Jr. na sa 78 na umano ang mga dinukot. Sagot naman ni Alvarez. Do not tolerate any violation of human rights. As servants of the people and protector of the state, the AFP and the DND will insert all legal remedies within their disposal to shed light on those alleged harassments, Mr. Speaker. I believe everyone has the right to file any complaints with the court if he or she feels that his or her rights have been violated. And of course, the department will respect it and will comply fully with any order of the court. Tama, di ba? Ganun lang naman yan . Kine-claim nitong mga communist, nitong mga party list mula sa Makabayan Block na kinuwers, inintimidate si Tamayo at saka si Castro. Then, mag-file sila ng demanda sa korte. Pailan nila ng kaso sa ombudsman itong mga involved na officer diyan po sa Philippine Army. At tingnan natin kung ano po ang mangyayari. Ngayon, pakinggan po natin ang pahayag ng Secretary Gibo Chudoro tungkol po diyan. Duda naman si Defense Secretary Gilbert Chudoro sa timing ng pagbaliktad ng dalawang aktivista sa nauna nilang salaysay. Na unfair ang pagparatang sa mga kasundaluhan dito, no? At gusto kong malaman kung sino ang promotor o utak nito para mapailan ng subornation of perjury charges at iba pa para magsingilbing leksyon na hindi pwede linlangin nitong mga tao na ito ang taong bayan sa pamamagitan ng mga tactics na ganito. Galit. Ano? Galit si Secretary Gibo Chudoro. At sisiguraduhin ng gobyerno, particular ang DND, na mapapanagot ang mga taong nasa likod po nito. Oh. Bahala kayong humusga, mga tol. Ha? It's up to you. Ito ay laban naman natin ngayon, hindi lamang sa politika, kung hindi para po sa peace and order ng ating bansa. Huwag natin kalimutan na ang nagpapanatili po ng kaayusan at katiwasayan sa ating tinatamasang demokrasya, ang gobyerno. At ang nanggugulo sa kaayusan at katiwasayan na yan na ine-enjoy po natin as blessing of democracy, walang iba kung hindi ang Communist Party of the Philippines, New People's Army. Kanino kayo kakampi? It's up to you. Pero I suggest kumampi po kayo sa tama at dapat at yun po ang gobyerno.